Nako, eto yung bubukong ito wag. Sa college niya. Nakawalong taon yan! Kaya ang ganda trabaho para sa mga anak. Kasi gusto mo sila mabigyan ng buhay. Kasi... Tarang Morley. Perfecto. Ang masakit lang minsan, pag sinasabi kang minsan, pag wala sa tema. Di ba ikaw yung bold star? Ang ayaw ko mangyari sa akin, bold star na ako, hindi pa ako marunong umakit. Yan rin nung panahon ninyo, ang dami mga sexy actor, sexy actresses na naligaw na landas at nag-drugs. Minsan, tumesting din. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Okay, saan ba ginagawa ang magagandang images ng mga relihiyoso at relihiyosa? Siyempre sa Paete. Ang haba ng aming nilakad, pero sa totoo lang sobrang saya namin dahil siyempre in-entertain kami ng bonggang-bongga ng hindi lang isang aktor, kung hindi napakahusay na mangkukit. Napakaswerte po talaga namin ngayon. Blessed na blessed kami ngayong araw na to. Of course, yung kinilala talaga namang gumawa ng pangalan way back 90s sa kanyang pagiging sexy actor. Uy, may makakalimot ba sa patikim ng pinya? At marami pang pelikula na kanyang nagawa. Kinilala siya bilang T.F. Prince na kinikilala Titillating Films. Please welcome ang nag-iisang Hagabol, Papabol, Yamabol, Leandro Baldimor! Thank you, Morley. Kahit mahaba ang traffic, nakarating ka dito sa aming bayan ng Paete, Laguna. Thank you so much. Welcome na welcome ka naman. Oh. Matagal na kita hinihintay, alam mo yan. Salamat at talagang napakainit ng pagtanggap mo sa amin. Gano'n kainit? Mainit na mainit. At sing init ng ipinakain mo sa amin. King Toad. Pagkain. Okay. Teka muna, bakit na King Toad ka ng King Toad? Ano nga ba yung King Toad? Yung King Toad, ano yan? Nagsimula kami niyan dun sa... Kasi classmate ko si Gren, Madamar. So yan yung nakadiscover ng King Toad. Actually, hindi naman King Toad yan, King Tat. King Tat yan, oo. Ngayon, siyempre Pinoy, lagi naman King Toad. Ito yon, hindi lang naman siya pampaganas. Kukondisyon yung katawan mo. Mm-hmm. Hindi siya gamot. Pero food supplement ito, organic. Kumukulong libido mo dito. Talaga, ikaw ang King Toad. Yeah! Pero natutuwa ako dito kasi parang napapanahon eh. Unang-una, edad ko, 47 na ako. Tapos naging ambassador ako ng King Toad. Ano yung tagline nyo? Pagkamahal mo? I-King Toad mo! Lama! Pag-stress ka, King Toad-in mo. Well, kung saan saan ba pupunta ang ating kwentuhan, pero puntahan na natin ang ating titiyakin, ang ating pinunta rito. Kumusta ka na? Ay naku, talagang napakabuti ko. Tsaka hindi ko binibigyan ng bigat ng buhay. Kasi mahirap na nga buhay, bibigyan mo pa ng bigat. Hanggat mapapagaan, pagagaanin. Blessed talaga na normal kami, pamilya. Walang may sakit. Dire-diretso ang pag-aaral ng mga bata. Dire-diretso rin ang blessing sana buhay. Okay, babalikan natin. Hihimay-himayin natin. Balikan natin nakaraan. Sino nga ba si Leandro Baldimor? Si Leandro is, sa totoong buhay, Jeffrey Baldimor. Simpleng probinsyano. Nag-graduate sa De Ocampo ng nurse. Na-discover sa Kamuning. At kung hindi ako nursing student, hindi ako ma-discover. So, after a week, awa ng Diyos, siguro katok sa akin ito, naging artista. Naging Leandro Baldimor. Shake of Films. Nagpa-sexy. Paano ka napapayag magpa-sexy? Unang-una, hindi ko kayang makipagtagisan sa galing ng mga actingan ng mga artista. Kung makikipagtagisan ako noong panahon ko, baka hindi ka magkaroon ng pangalan o titulo. Ngayon, ang pinakamabilis siguro noong panahon ko, magpa-sexy ka. Binigyan ng limitasyon ng manager ko at saka ng magulang ko na hanggang dito lang tayo. Hanggang pabukol ka lang. Yes, at saka naitawid ng maayos. Kumbaga, nasa sa akin din, nagtutulungan kami. Sabi nga ng manager ko, hindi kita kaano-ano para tulungan kita. Kaya tulungan mo ako para may angat kita. Leandro, bilang isang lalaki kasi, di ba, parang may iba naiilang pagka naka-trans, naka-britaus, nagpapabukol. Kailangan kasing gawin yun minsan sa mga pelikula para mapatunayan kang, mapanindigan mong pagiging sexy. Yung kasing papabukol, hindi ako nagpapabukol eh. Yun yung normal. Oo, so, ano gagawin ko? Normal talaga yun. Ano gagawin ko, di ba? Papabukol pa ba ako? Baka umapaw pagka naligyan mo pa ng pabukol. Talaga? Oh, di ba labakara yun?
bakit ka maglabakara? Tama na yung totoo, di ba? So ano reaction mo pag babae nakatingin sa pag alalaki mo? Unang-una, siyempre, para kang gigulon-gigulon dating ko. Yung tingin ako ng chick. Siyempre, nagandang inaano mo eh. Wala namang masamang ano sa akin, epekto. Ang masakit lang minsan, pag sinasabi kang minsan, pag wala sa tema. Di ba yung bold star? Yung parang sarcastic mema sabi lang. Bold star ka nga ba? Oo, sige. Tatanggapin ko. Pero para sa akin naman, yung pagiging bold star ko naman, itinama ko naman eh. Ano ba ang tama para sa pagiging bold star? Hindi, kasi bold star ka na nga. Sa akin ha, kung bold star ka na nga, nagpapakita ka na ng katawan, makikita ka pa sa bar, ganun ang magiging interpretansyo sa'yo. Ngayon, kung bold star ka na, hindi, medyo keto ka na lang sa bahay. Kung pagigihin mo yung acting mo. Ang ayaw ko mangyari sa akin, bold star na nga ako, hindi pa ako marunong umarte. O lalo pang tumatak sa tao, bold star nga lang. Katawan lang yung pagmalaki mo. What if bading ang nakatingin sa'yo okay at lang. Nagnanasa sa'yo? Okay lang naman, wag lang hawakan. Kasi pambabastos naman na yun. Kasi kung titingnan ka, ano naman masama. Pero dumating na ba sa punto ng buhay mo na nambasto sa'yo, may nanghipo sa'yo? May hindi nakapagpigil, hinawakan yung pagkalagay mo? Wala. Ano ba mga pelikulang nagawa mo? Sariwa, Patikim ng Pinya. Sa akin ang malaki, sa'yo maliit. Marami kang pelikulang. Kapitong Gloria. Sa dami-dami ng mga pelikulang ginawa mo, ano yung pelikulang tumatak sa'yo? Yung siyempre yung una, yung Patikim ng Pinya at saka yung Sariwa. Yung Sariwa kasi si Abby ang naging partner ko. Tapos si Abby rin ang dahilan kung bakit ako naging artista. Kasi si Abby yung pumili sa akin para mag-leading man ako sa kanya launching movie na Sariwa. Yun yung first time na siya magbibida as Priscilla Almeida. Ay doon sa Patikim ng Pinya. Si Osang nagbigay ng pangalan sa akin yun kasi yung Rosana Roses nun talagang nasa tugatog ng tagumpay yun, yung pangalan na yun. Hindi ka ba na-intimidate during that time kay Osang dahil alam natin kilala, sikat? Oh, siyempre. Unang-una, starstruck ako. Pero tinanggal niya yung aking hiya. Loko kasi yan eh. Bakit? Loko talaga yan kasi basta sa pictorial, naughty yan eh. Anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Secret na lang yun. Ako, Osang. Pinyo talaga yun. Chinichismis ka. Eh di kasi bata pa ako noon, ilang taon lang ba ako noon, 18 years old ako noon. Oh, isipin mo naman, 18, pinaglalaroan niya talaga ako sa pictorial. Anong paglalaro? Wala, kasi first time ako mag-ano eh, kay Allen Villalon Studio. Tanda-tanda ko yun eh, si Osang nakasando, tapos nakapanty siya. Ako naman, pinagubad ako ng brief. The first time ako magpi-pictorial ng sexy. Hindi, naka-brief ako. Yung brief ko pa yung puti. Sino nagpatanggal niya si Osang? Hindi, sina Tito Robby. Neng, ano ginawa mo? Hindi naman si Osa kasi nakikinig lang din naman siya sa director. So, ano reaction mo, Neng? So, yun yung mga first time kong na-expose sa showbiz. No? Ano yung title na naibigay sa'yo sa panahon ng kasagsagan ng iyong paggawa ng pelikula? TF Prince. Bakit TF Prince? Kasi si Gardo, graduate na. Ako yung pumalit sa Seiko Film. Siya nag-shift na siya sa drama-drama. Ano feeling mo at may titulo ka? Sa dami naghahangad. Araw-araw gusto mo yung mag-artista at may pinanganganak na artista. Bigla na akong pumasok na dun sa maiksing panahon. Bigla naging TF Prince ako dun. Usap-usapan sa showbiz, karamihan nagkakaroon ng hindi magandang kwento ang mga baguhang artista sa mga senyora na artista. Minsan naman yung senior nagkakaroon ng problema sa mga baguhan. Ikaw ba, Leandro, dumating ba sa punto ng buhay mo na nagkaroon ka ng problema sa mga seniors? Nilait ka? Wala naman. Tinutulungan pa ako ng mga seniors kasi mahilig ako makinig, mahilig ako magtanong kasi gusto kong tumagal eh sa industriya. Sino yung gustong-gusto mong leading lead? Yung talagang feel mo talaga? Actually, silang lahat. Pinaprotectionan ko naman lahat. Si Osang, bata pa naman ako, siya nagpuprotekta sa akin. Ako, Osang, eto na naman, oh! Friend! May chinichismis! Paano proteksyon ang ginagawa mula, niya sa'yo? Tinuturo niya ako umarte, tapos nikwento niya ako ng mga nangyayari ko ano showbiz kasi siyempre wala naman akong alam. Ang anumang pag-angat kapag ikaw ay nasa tugatog, ang kasunod nun, pagbaba. Pag-usapan natin ang pagbaba at pagkawala ni Leandro in showbiz. Ano ang nangyari? Bakit nawala ka? Dati kasi, di kasagsagan ng pelikula, no? Nawala kasi yung manager ko doon. Nagpunta akong Japan. Ang manager ko naman, nagpunta sa Amerika doon na siya nag-migrate. Wala akong malalapitan. Hindi ko alam kung saan ako lalapit. Kasi di naman ako showbiz people na tipong kilala ko si ganito, kilala ko si ganyan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Typical na artista, nagpunta sa Japan. Siguro mga 3 years yata ako doon pabalik-balik. Kasi ang dami kong kaibigan na promoter. Saka may-ari ng club. Doon ako nag-stay. Hanggang sa napapos na yung Japan days, bumalik na ako ng Pilipinas. Nag-stay ako dito. Nag-start ulit ako mag-showbiz. Ang hirap. Pero gusto ko lang malaman, noong mga panahong nasa Japan, si Leandro Baltimore, bilang isang hosto, ano nga ba ang buhay ng isang hosto sa Japan? Mahirap na masarap.
Una, malayo ka sa pamilya mo. Tapos, ang sarap naman nun, araw-araw ka gimmick. Siyempre, hosto ka, di maiwasan na ikaw matukso sa mga chicks. Ang pangit lang, minsan nagagamit ka na ng tao. Sa akin parte, nakagamit ako ng ibang tao na para makaluwag ka sa buhay. Gusto mo mabili mo yung mga gusto mong bagay. Masama para sa nangyayari. Kasi nanlulungo ka ng tao, sasabihin mahal mo siya, hindi mo naman pala mahal. Okay. Pambubuladas na yun. Idirekta natin. May mga customer kang pinangakuan mo ng pagmamahal? May mga customer kang pinagamit mo yung katawan mo na kapalit ay pera? Kaya nga ba naging palto ka? May mga nangyayaring ganun. Kasi siyempre, papakita mo na mahal mo siya. Masakit man, pero minsan nga, asawa ko, tagal kasi kami hindi nagkikita eh, di ba? Minsan, nalilimutan mo. Kasi libang ka dun sa mga chicks-chicks doon. Dumadating na parang nagkakaroon ka ng emosyon doon. Ganun lang din. Na-inlove ka rin doon sa mga nangyayari? Nagkakaroon ka ng pagkakataon, pero hindi naman. Hindi mangyayari kasi meron kang naiwan dito sa Pilipinas eh. Leandro, paano mo tatawagin yung kliyente ba sila? Customer ba sila? Customer, tapos naging kaibigan mo na. Pero ulit-ulitin ko, nag-sorry ako sa kanila. Paano nangyayari? Alimbaba, hihingi ka ng pera kanino? Paanong paraan mo ginagawa? Ah, hindi naman direkta na hihingi ka ng pera. Paano? Kumbaga, paano paraan? Siyempre, may customer ka. O, tapos minsan, pag natutuwa sa'yo, bigyan kang tip. Kasi ako talaga, pag nagtrabaho ko sa umise, sa club, talagang alam ko yung manners ng table. Kasi tinuturo yan. Kailangan ng mga hapon kasi laging gusto malinis ang table. Yung ashtray, konti lang titis, linisin mo na. Pag kukuha ka ng order, hindi ko trabaho, kukuha ko ng order. May waiter kasi kami. Pero ako, kumuha ko ng order, lumuluhod ako sa hapon, kukuha ko ng order. Kasi yun yung manners na kailangan ko gawin. So natutuwa ngayon yung mga Pilipina. Bukod sa mga Haponesa, may mga Pilipina ding nai-inlove sa inyo? Posibilidad. Kasi minsan ang mga Pilipina, pupunta doon at lulungkot. Pagpunta sa'yo, masasaya na. Kasi kwekwento ka, sinasasaya mo sila that night. So ngayon, babalik-balikan ka na niya. Tapos, minsan magde-date kayo. Nasa sa inyo na kung meron kayong magiging relasyon. May alam kang salita ng Hapon? O, konti lang. Parang alam ba, umaga, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu ne! Ganon. Minsan isang panahon, naging paldo, maraming pera, maraming kalansi. Hindi lang barya, papel talaga ang nasa bulsa ni Leandro. Pero dumating yung punto na nasa itsya. Bakit? Sa paanong siguro paraan? Ano, masabi kong binalikan ako dun sa mga nagawa akong mga pangsasamantala. Dun sa mga kahinaan ng iba. So hindi maganda. Siguro napitik ako ni Lord. Pinagsisihan mo? Pinagsisihan. Ano-ano yung dumating sa buhay mo na ang realization mo ay pinitik ako? Ano yung mga pangyayari? Pinitik kasi minsan may nangyari na birthday ko, pumunta yung isang customer. Pinag-shopping niya ako. Meron siyang gusto mangyari. Hindi ko ibinigay. Kasi hindi ako yung gano'n na tao. Ayoko yung para bang binayaran ka dahil akin ka. Ayoko yun. Tsaka hindi ko punto yung kahit sa showbiz malaman mo, wala akong ginawa ng tao. Bakit ka bumalik ng Pilipinas? Hindi. Bumalik ako ng Pilipinas kasi nahuli ako ng asawa ko na meron akong chick sa Japan. So bumalik ako ng Pilipinas, di na ako bumalik doon. Pumarehas na ako. At sa pagparehas ni Leandro, dito niya naranasan ang iba't ibang kwento ng buhay. Leandro, ano yung mga kwento mo na sobrang nahirapan ka sa pagbabalik showbiz? Pero bago ka magbalik showbiz, ang dami mong trabaho na ginawa, nagtinda ka, nagluto ka. Pakikwento mo nga sa mga tao. Siyempre, kailangan mo mabuhay. Kahit isa pa lang yung anak mo. Kailangan mo mabuhay, kailangan mong panindigan bilang isang ama ka. So, naghahanap ako ng anak buhay, diskarte. So, nag-isda ako. Ano yung isda? Tilapia. Kasi may mga palaisdaan kami dito. Nagpagawa ka ng palaisdaan. Hindi, meron na. Kailangan kong maglagay ng isda. Hindi pa rin. Mga bansot yung isda. Tapos nagmanok ako 45 days. Hindi pa rin. Kasi hindi mo alam. Basta patuka ka lang ng patuka. Hindi pa rin. Maliliit lang din kinalabasan. Tapos nagchicharon ako. Binaha naman ako. Isang magandang kwento ang chicharon. Ano nga ba ang kwento ng chicharon sa buhay ni Leandro? Leandro, paano nag-start yung chicharon na yun? Chicharon naman kasi charon charap yun eh. Charon sarap. Charon charap. Tuloy umiram ako sa ninong ko sa Bulacan ng balat. Balat to baboy. Siya nag-i-import ng balat dito eh. Pinahiram niya ako ng isang tonelada para makapagsimula. Nangyari, binaha naman ako dito. So lahat ng mga inantala kong balat, nabasa. Nabulok. So nangamoy. So hindi mo na pwedeng ibenda yun kasi baka makapatay ka pa ng tao, makasakit ka pa. So lugi ka? Lugi talaga. Buti na lang, hindi ako sinisingil ng aking ninong. Tsaka sinabi ko naman talagang binaha. So sabi ko sa kanya, babawi ako sa ibang way. Talaga nagbabike ako. Wala akong pakialam kung sabihin nila na, bike ka na lang. Hindi, wala, gana buhay ako eh. Walang masama kung nasa mabuti naman yung pagtatrabaho. At walang nakakahiya doon. At walang nakakahiya, hindi ko ninak
sumakaw yan. Ako okay. Nagluto pa yan. Tikman mo. Tikman mo kung gaano kasarap niyan. Ano ba pagluluto ng chicharon? Eh, antaladuhin mo muna yan. Talado yung unang luto. Tapos yan, ilulutuin mo na ngayon siya may kumukulong mantika. Tapos ilalagay mo yung chicharon. Magbubukahan agad yan. Kaya dapat ang apoy mo nasa kusot para hindi masyadong magastos sa mga apoy. Tapos kami pa mag-asawa noon, nagbabalot ng chicharon na may kandila na ganun pa namin. Ginawa mo talaga yan? Oo, hanggang alas 2, alas 3 kami nagbabalot. Ginawa niyo mag-asawa yan? Oo, late pa lang ng bahay namin noon. Ganyan, maliit okay. lang. Tapos ipapaking kinabukasan, meron na akong isang driver din. Nakabike din, tsaka ako. Hindi kami dalawa umiikot. Tapos lumipat ako ng bayan. Dala akong kotse na. Dala ko na yung chicharon. Tapos yun na nga nangyari, binaha kami. So nawala. Ano ang sumunod na negosyo? Nag-negosyo uli ako, nag-restaurant naman ako. Kasi lumaban ako sa My Dad is Better Than Your Dad. Nanalo ko ngayon doon. Talagang kinarir ko yun. First time na may nanalo talaga doon kay Paolo Contis. Nalo ko ng 80,000. Pangalawa na naman, nag-guest na naman ako doon sa Video Key King. Nanalo na naman ako. Tapos ang binipisyo yung simbahan namin dito. Tapos mga Imarplex. So timing na timing, magtatayo kami ng restaurant. Imarplex yung binigay. Tapos may konting cash. Okay, takbo na restaurant ko. Anong ito, nangyari? Ito na, tumatakbo na siya. Okay naman. Biglang nagkaroon ako ng kliyente na may restaurant ng Umakase. Yung mga Kokeshi dahil magawa sa akin. Tuwa nga ako nun dahil nag-down payment kagad sa akin. Tuwa ako dahil nakita ko sa asawa ko dami kong pera dahil sa kahoy. Pangalawa si Daisy, gumawa kami ng bakya. Daisy Reyes. Sa kanya si Robski, sa iba, bawakin yung kahoy. So yun, nag-negosyo kami nun. Sa akin kumuka si Daisy ng kahoy. So, maganda, yung mga wedge niya, maganda. Yun, naging maayos. Tapos natigil ulit, gawa ng baka iba na pagkanoan ni Daisy ngayon. Tapos nagdire-diretso na ako sa kahoy. Sinarado ko yung restaurant kasi meron isang doktor akong kaibigan. Sabi niya, isarado mo na yung restaurant mo kasi ang sarap ng mga luto mo ngayon, pumapangit na. Kasi mas maganda yung magsara kang hindi lugi kaysa dun sa magsara kang lugi ka dahil pangit na lasa mo. So sinurado na namin. Para kung sakaling magbubukas kami uli, okay pa rin yung imahe ng aming restaurant. So yun, naging kahoy na hanggang sa... Natuwa nga ako, yung unang-una kong ginawang ulo, yun lang ipinakita kong Kristo doon sa anak na taga Iloilo. So nandito sa bahay namin, hindi pa tapos yung bahay namin. Ang shop ko nasa ibab niya sa ilalim ng bahay. May isang ulo lang ako inilabas. Nagustuhan ng bata, pag-graduate lang sa Ateneo. Gusto niya magpagawa kasi ng santo. Sabi niya, dadaling ko si mami ko dito. Tapos yung dala dito, wala ako sa taping ako. Sabi niya, babalik ako. Gusto ko makausap si Leandro. Bumalik siya ulit. Nagkausap ko niya. Hugdain niyo yung lundog sa akin. Ang ibinuhay kay Leandro ng kanyang mga magulang ay wood carving. Ilayawan niya ito dahil gusto niya magkaroon siya ng kanyang panibagong landas ng buhay. Pero kamukat-mukat mo, nagising ka, ano doon ka na? Nandun ako. Sabi ko kay Lord, kung ano yung ayaw ko na hanap buhay, yung pala binigay mo sa akin at yung pala din talaga ako papatak. Kasi ang alam kong market ng carvings, napakaliit, yung pala napakalaki. Buong mundo pala. Kaya sabi ko, mali pala ako. Sana pala dati pa ako nagsimula. Ngayon, di 15 years na ako ngayon sa larangan ng wood carving. Iba-iba yung mga ginagawa ni Leandro. Nung makita ko, kumahawakan ko, may kakaiba akong nararamdaman. Leandro, ikaw ba talagang gumagawa ng mga ito? Oo, actually, ang pag-ukit naman kasi maraming pinagdadaanan. Kung ako lang uukit nun, hindi ko ma-express din kasi gusto ko nagdidirect ako. Ngayon, meron akong kasama nag-uukit, nagbablocking, naglilinis, tapos ako nagdidetalye. Nag-aral ka ng paintings? Nag-aral ako ng paintings. Talaga nag-session ako. Pati sa carvings, nag-session ako. Para alam mo yung ano, kahit nandiyan yung YouTube, may matutunan ka rin sa YouTube, pero iba yung ikaw mismo yung ganap na humahawak ng brush. Kumusta ang business ng wood carving? Seasonal eh. Kasi katulad ngayon, malakas ngayon kasi mag-Holy Week siya. Mapuputol na naman tayo siguro mga after Holy Week. Papasok na naman yan September. So medyo mahaba. Kaya kailangan, kung negosyante ka, marami ka dapat na pagkukunan. Hindi lang isa. Kasi mahirap pag, halimbawa, tumal ngayon. Kaya meron kaming fiberglass, meron kaming, yung sa asawa ko, yung mga backdrop sa mga events, parties. Meron din siya. Sabihin na natin, konti pumapasok. Okay lang, importante, may pumapasok. Yan ang importante doon. Oo. Tsaka kami naman, simpleng buhay lang naman doon. Puntahan naman natin ang kanyang pagbabalik sa showbiz. Ano nga ba ang kinaharap ng isang Leandro Baldimore sa muling pag-apak niya at muling pagharap niya sa camera? Kumusta na ang pagbabalik mo? 2010, napakaganda kasi kumbaga naging artista ako ng 7. Pero bago ako doon, ang hirap ng pinagdaanan ko sa ibang istasyon. Sabihin na natin, ako'y talent. Kasi yung talent, okay naman eh. Kaso nga lang, syempre naranasan mo noon. Bilang isang Leandro? Oo, iba na yung pumasok ka uli. Wala na yung pinalitan mo. Ay, ang hirap. Kaya alam ko kung ano yung nararamdaman ng mga talent kasi naranasan ko talaga.
Isang kwento ang bubuksan po natin. Kwentong ngayon lang sasabihin ni Leandro. Ikwento mo nga sa amin yung pinagsuot ka ng barong, kainitan ng araw. Oo, nakabarong ako. Hindi pa pala kukunan. Pinagsuot ako ng barong. Kainitan ng araw siguro after kumain na ng tanghalian. Doon na nga ako kumakain din. Kasama ako ng mga talent din. Okay naman kami. Tapos pinagbarong agad ako. Ako naman, barong ako kasi excited ako eh. Uhaw ako sa trabaho. Gusto kong bumalik. Uhaw ako sa pagbabalik. Kaya lahat gagawin ko para makabalik ako. Nagbarong ako ng kainitan. Nakita ko ni Randy Santiago. Pawis-pawis ka siguro. Oo, siyempre. Tinawag ako ngayon. Kilala niyo ba ito? Sabihin niyo mga PA. Ang pinagbihis ka agad. Ang init-init. Yun ay hindi ko malilimutan. Kasi siguro si Direk Randy malimutan na ito. Pero ako hindi ko malilimutan kung gano'ng kabait yung taong. Malayo ako eh. Tinawag ako eh. Gusto kong lumuha. Sino ako para ako? Hindi ko naman hindi kami makasama niyan dati eh. Hindi naman kami magkatrabaho dati. Pero nakita niya ako. Nalapit niya ako. Pinagamit pa niya sa akin yung upuan niya. At hanggang ngayon, alam mo ba, sa tuwa ko sa kanya, bumili din ako ng ganung upuan. Balikan natin ang iyong pagiging ama. Anong nararamdaman mo kapag may mga ganitong kwento sa buhay mo at kayakap mo ang mga anak? Iba ko. Kasi kaya ka nagtatrabaho dahil ano eh. Pinaiyak mo ko eh. Naiyak mo ako eh. Kaya nagtatrabaho para sa mga anak. Kasi gusto mo sila mabigyan ng buhay. Kasi tarantong ka, Morley. Ganda-ganda ng usapan natin eh. Na ang buhay kasi, naranasan ko na lahat. Siguro pinaramdam sa akin ng Panginoon para lumalim ako, para maging matibay ako. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil tama nga yung iba. Kasi kung hindi ka matapa, hindi mo malalaman yung na masama mong ginagawa. Kaya siguro ngayon, matibay na ako gawa nun. Alam ko na yung future na dapat harapin ko. Alam ko na yung tibay para maging matatag ka sa buhay. Paano ka magpamilya. Kaya natutuwa ako dahil yung mga anak, napakababait. Napakababait nila. Anong feeling ng isang magulang na nagkaroon ng mabuting anak? Ako, kasi ibang tao nagsasabi, kaya natutuwa ako. Kasi para sa amin, normal kami eh. Para akong tropa ng mga anak ko eh. Pero yung naririnig mo sa ibang tao na, bait ng anak mo. Sabi ko, nakakatuwa kasi naririnig mo na sa ibang tao, hindi mo mismo ikaw ang nagtataas na, ayun, bait ng anak ko. So sa amin, normal yun. Ibig sabihin, nasa pagpapalaki eh. Para sa akin, ayun, thank you Lord dahil nagabayan mo kami. Lagi kong dasal yun. Sana po paglaki ng mga anak ay maging maayos. May takot sa inyo. Ang lahat ba ng sakripisyo na ito ay ginagawa mo para sa mga anak? Oo, para sa kanila. Kasi kung ako lang, okay na kami eh. Kami mag-asawa lang, halimbawa. Okay lang kami. Kasi sanay kami sa hirap eh. Kaya kami masipag dahil sanay kami sa hirap. Kasi kung hindi kami masipag, eh hindi kami naghirap. Kaya kami sanay, kaya kami matatag dahil sanay kami, sumadsad kami eh. Sabay kami, magkasama kami ng mga panahon eh. Pero hindi namin naramdaman yung sad-sad kasi sanay kami sa hirap eh. Pinanganak kami mahirap. At yun ang pinaramdam ng tatay at nanay ko na hindi mo kailangan maging mayaman para maging matatag ka. Kumusta naman ang mga anak mo? Ayun siya lang. Ang anak ko ay 23 years old na yung panganay ko. Sino to? Si Matt Riben. Matt Riben. Ano na siya ngayon? Graduate na siya. Civil engineering yung kanyang kinuha. Mag-board na siya sa November. Sana makapasa. Ganun. Magaganda naman yung grades niya. Yung pinakamababa niya is 1.75. Yung naman pangalawa, okay naman siya. Kasi pag-aaral parang naging takbo na ng buhay nila eh. Mm-hmm. So yung bunso ko naman, babae, okay naman siya. Talaga siyempre pag bunso, bunso til yan. Leandro, sa dami ng inabot mong problema, ano yung bagay na nagpapadurog sa puso mo? Marami rin naman. Kaso ayoko nang balikan yung mga bagay na yun. Kasi nga, paghihirap naman, masusolusyonan yan eh. Sanay naman kami. Gano'n mo kamahal ang mga anak mo? Mahal ko pa sa buhay ko. Mahal ko pa sa buhay ko. Lahat ibibigay ko para sa kanila. Kaya kami nabubuhay para sa kanila. Dati hindi ako takot mamatay. Ngayon takot na takot ako mamatay kasi paano na ako pag namatay? Paano na yung mga anak ko? Diba? Kaya pag halimbawa, sasakay ako ng aeroplano, naluluha ako kasi parang katapusan na ng mundo ko. Ay ko lang, uy, pumula ako papatayin kasi baka mamaya kung anong mangyari sa mga anak ko, wala na. Oh. Yun ang greatest fear mo? Oo. Sa mga anak mo? Oo, kasi pag kaya naman ng asawa ko, kaso nga lang, minsan pag nagta-travel kami, kaming dalawa. Kaya dasal ako ng dasal dito, baka mawala kami dalawa. Lang bumagsak na ako. So, hindi ka nagta-travel ng dalawang sabay? Kaya nga, ito nga, nag-aaya yung asawa ko mag-travel kami, punta ng Japan. Sabi ko, lahat na tayo. Magtitipid na lang ako. Wala na ako isipin. Bumagsak man, patay tayo lahat. Alam mo, Leandro, malakas ka sa Diyos. Aba, siyempre. Bakit? Sinasabayan tayo ng luha, oh. Umuulan na, oh. May araw, pero umuulan. Oo, oh, mahal talaga ako din. Sinasabayan ka sa iyak mo. Oo nga, eh. Ikaw kasi, sabi ko sa'yo, wala tayo kwento. Good vibes lang tayo. Mahina ako, eh. Pero, Leandro, ano na yung mga ginagawa mong pelikula ngayon?
meron akong ginawang pang Netflix, yung Karma. Mm-hmm. Tapos yung katatapos ko lang yung Nakarest na Puso. Tapos meron akong ginawa uli ngayon, Sparkle sa mga kabataan sa 7. Tapos yung MPK nga. Legit nurse ka. At ikaw ay... Hindi ko na practice. Pero board passer ka. Oo. Oh, anong kwento ng buhay mo bilang isang estudyante? Playboy ako. Playboy? At least playboy ka, hindi na playgirl. Hindi talaga ako marunong mag-aral. Tamad ako mag-aral. Huwag niyong gagayahin si Liano. Huwag niyong gagayahin. Sabi ni Duterte kasi, mag-aral kayo, sapat na, 75. Hindi ko pa naririnig si President Duterte noon. Parang ako yun noon. Tama na yung tres. Kaya sabi ng nanay ko, palang yan, nakagraduate ka na, puro ko lubot naman. Liano, kwento mo nga sabi niyo yung sakto pag-aaral mo. Curious lang talaga ako. Yung pag-aaral ko kasi, patigil-tigil. Mm. Pumasa ako ng half sem, o di, fourth year na ako. Mm. Pumasa na naman ako na another sem. Tigil na naman ako. Sabi nung din ko, nagsawa na kasi lahat yata ng years at batch na doon na ako. Sabi ni din sa akin, pag ikaw, hindi ka pa nakagraduate, next year at ako'y magre-retire, hindi ka makakagraduate. Kaya pagbutihin mo pag-aaral. Yung behind that, di ko na ikuwento. Ako kukuwento ko. Nako, eto yung bubo ko ito. Sa college niya, nakawalong taon yan. Walang yun. Para sabi sana nanay ko, kuwang na lang nagpa-doktor ako sa iyo. Congratulations. Doktor ka na pala. Pero nakatapos. Nakatapos. Sabay nga kami ng kapatid ko, nakatapos. Isipin mo kapatid ko, sa CEU siya. Sabay kami nasa PCC, proud ang tatay ko. Ang importante, hindi naman yung gaano kalayo na itinakbo mo. Hindi importante kung gaano kalayo ang inihakbang mo. Ang importante, narating mo ang finish line. Yan. Salamat, Morley. Salamat. Kasi hindi naman alam nga madali sa buhay, di ba? Siya, mapagbubuti mo lang yan, matatawid mo yan. Kaya nga, pagsubok sa akin, panis eh. Tama. Sa ngayon, Leandro, ano ba yung mga pinagkakabalahan? Ito, negosyo ko. Siyempre, hindi natin pababayaan itong handicraft at wood carvings kasi ito yung bread and butter ko talaga. Ngayon, napasama pa itong mga carving sa fiberglass. Kaya ginagawa ko ngayon yung mga lampos, mga vintage lampos. Lahat pinapasok ko sa art. Lahat ng pwedeng gawing kaya ko at alam ko, papasukin ko. Sa showbiz, wala ka bang ginagawa ngayon? Meron. Yung Sparkle, tatay ako doon. Tapos sa magpakailanman tatay, wala. Puro tatay na tayo. Mm-hmm. Baka nga bukas-bukas lolo na. Kaya nga binigay sa'yo yung King Tut. Yung King Tut, oo nga. Pampagana yun eh. Paglambot ka, patitigasin ka talaga ni King Tut. Salamat din ako kay Boss Grant at kay Boss Jim ng Jim's Coffee. Talaga nagtiwala sila sa akin para kunin ako ang basa to. Thank you very much. Bagay naman sa'yo yung King Tut. Oh, yeah. Sa buhay mo, anong song ang babagay sa'yo? Noy P, yung kay Bamboo. Oy, Pinoy ako. Buwa aking loob. May agimat ang dugo ko. May agimat ang dugo. Yun ang bagay sa'yo. Oh, yan. Noy P. Leandro, kasi nagsimula ka sa pagiging sexy actor. Ngayon, ang mga hubaran ay nandiyan pa rin, hindi pa rin nawawala. Bilang isang TF Prince, ano ang masasabi mo sa ginagawang pagpapasexy ngayon ng mga kabataan? Sa akin, okay lang yan. Basta kaya mong dalhin. Nasa sa iyo yan. Kung diyan kasi sikat, gawin mo. Pero kung magkakaroon ka ng limitasyon, gawin mo rin. Alam mo naman kasi kung mabababoy ka o hindi. Alam mo kasi kung makakatulong sa karir mo, saan ka pupunta? Tatanungin mo after ba nito, saan ako pupunta? Alamin mo muna sa sarili mo. Dapat lang, maiwasan mo lang yung hindi ka mabastos. So nasa pagkatao mo na yan. Leandro, nung panahon ninyo, ang dami mga sexy actor, sexy actresses na naligaw na landas at nag-drugs. Hindi ako nag-drugs. Pero may mga kilala ka. Meron ako mga kakilala. Ganun pa rin. Meron pa rin. So, hindi ko naman sinasabing napakagaling kong tao. Pero sa dami nang nakita kong walang nanalo sa drugs, siguro naman isang kaibigan mo ako para sabihan ka. Kasi ako, manginginom lang ako. At pinagpapasalamat mo, hindi ka nag-drugs. Yun, hindi ko nagustuhan. Kasi minsan, tumesting din ako. Tumesting ka para alam mo lang. Alam ko lang. Siguro once, pero hindi ko na inulit. Wala akong nahita. Leandro, para sa'yo, ano ang buhay? Ang buhay ay napakabilis. Kaya dapat everyday, pasalamat ka dahil buhay ka pa. Gumawa ka ng sariling buhay at pagandahin mo. Lagyan mo ng ningning, kulay, saya at ganda. Ano naman ang pananaw mo sa salitang katatagan? Bilang isang ama, sasabihin ko matatag ako at saka talagang hinubog ako sa panahon. Binigyan ako ng Panginoon ng tatag dahil sa idinapa niya ako. Tinulungan niya uli akong umakyat. Para sa iyo, ano ang takot? Ang takot bilang isang ama, ayoko mapariwara ang aking mga anak. Bilang isang ama, gusto ko maging maayos ang buhay nila. Kaya takot ako na mawala ako agad. Takot ako na hindi ko magabayan ng tama ang mga anak. Ano sa iyo ang pagpapasalamat? Pagpapasalamat, unang-una, Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, wala ako.
maraming maraming salamat. Yes, Morley, thank you so much. Pagpasyal mo kahit traffic at malayo. Pero masaya tayo, diba? Thank you so much. Babalik ka, Morley. Nako, punong-puno, siksik, at talaga namang liglig ang aming pag-uusap ni Leandro. Sobrang na-amaze ako. Sobrang ang dami kong natutunan. Sobrang saya ko po dahil minsan isang panahon sa aking buhay ay nakausap ko si Leandro Padilla. Thank you, Leandro. Oh! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.